Ano, pare? Load na ba yan? Ito na, ito na. Bilisan natin, pare, kasi si Soling, dadaan ako pa sa palengke. Kailangan ko magpakitang gilas, Brad. Bakit? Nahuli ka na naman, ano? Eh, man, kasi nakakahalata na. Alam mo naman, kailangan ko ng ilabing-labing, eh. Kaya mo pa, ha? Eh, man, sa totoo lang, pagod na ako, eh. Teka, bakit mo ba naitanong? Siguro, meron din binagawa, ano? Di! Okay kami ni Mel. Ano ito, ah? Word of advice. Kapag ang babae nilalabig na sa kama, mahirap nang painitin yun. Ulo na lang ang iinit. Patay tayo dun. Sige na! Kaloka. Landi-landi kasi yan tuloy nahulog sa hanggan. Tingnan mo tong lalaking to. Hindi na talaga nadala. Kabuisit. Ako. Feeling. Kabuisit. Mama, huwag mo tatapon yan. Dinuguan ko yan. Ay. Ano ko ba naman? Pinaghirap akong lutuin yan. Tapos yung natapon mo lang. Sorry, Papa. Sorry. Hindi ko alam na sa'yo ito galing eh. Pasensya na. Teka, bakit ka sulpot ng sulpot dito nang hindi mo malang sinasabi sa akin? Papa, nagsasayang ka lang ng oras. May kanti naman dito eh. Ayaw mo ganun. Pati nga kakainin mo, nasikaso ko pa. Eh, hindi na kasi kita nasikaso. At alam ko marami kayo iniisip. Kaya di lang itong pagkain para matuwa ka naman. Sabihin na tayo kumain. Teka, sino maghahatid sa mga bata? Sundo ko na muna kay Mars. Sabi ko dadaan ako nila sila mamaya sa funeraria. Sige, balikan na. Ito. Ano pa yun? Ano ba natapos? Ano ba tumapon? Hindi. Ito na, hirap-hirap lutuin mo. Sorry. Ha? Ang swerte ko talaga sa misis ko, pare. Ramdam ko na mahal niya ako eh. Alam mo ba, araw-araw ko pinapasalamat sa Diyos. Ibinigay niyo sa akin yung asawa ko. Di ikaw na. Ay, nga pala si Nonoy. Dumalaw sa akin kanina. Papahanap ng dalawang lalaking isasama niya pabalik ng Dubai. Driver daw, tsaka janitor. Dalawa, tatlong taon yung kontrata. Pero okay yung sweldo. Baka gusto mo. Medyo malabo siguro yan, Brad. Isang araw nga lang na hindi ko makita yung misis ko tsaka yung mga anak ko. Ako, nalulungkot na ako eh. Dalawa o tatlong taon pa kaya? Hindi na. Ayos naman kami. Hey man, iniisip lang kita. Kasi naman, chismis dun sa atin, si Mel na daw yung bumubuhay sa inyong lahat. Pare, hindi ko kaya yun. Hey man, huwag sasama yung loob mo ah. Iba kasi pag yung babae yung malaki yung sweldo. Nakakawala na respeto ng pagkalalaki, Brad. Sipin mo na yung pangalala. Ito ka. Awesome mo na. Pansinin, masama lang talaga loob ng papa, pero okay lang ako. Ha? Umiyak. Papa, oh, please don't cry na po. I don't want to cry, papa ko eh. Papa, oh, alam mo po, pag malaki na po ako, mag-work po ako agad. Tapos po, lahat po ng sweldo ko ibibigay ko sa inyo para makatulong po ko sa inyo ni Mama. Hindi ah, hindi anak. Hindi namin kayo obligahin ng mama nyo na pasanin pa kami. Mahirap yung may responsibilidad eh. Ayoko yun. Basta promise ko sa inyo, hindi nyo dadanasin yung naranasan namin sa lola at sa tita niyo, ha? Ano?
Kaya mag-aral kayo mabuti para maganda yung maging trabaho ninyo. Ha? Kaipon kayo ng pera. Okay, tinigyan niyo ba? Nagkasagutan na naman kami ni nanay kanina. Paano ba naman, nasermon ako itong si Carla at nakita ko eh, palaan mo may boyfriend na. Oh. So tapos, ano? Si Carla kinampihan ng nanay mo, ano? Papaw. Ibali, papaw. Konting peace lang, ha? Pag medyo nakaraos-raos tayo, bukod na tayo. Mas maganda pa nga siguro humiwalay na tayo, tsaka ayoko rin nakikita na ginaganong ka ng pamilya mo. Mama? Paano kung... kung ako naman yung aalis? Dalawin muna kayo ng mga bata sa bahay ng mami mo, ha? Pupunta? Sa Dubai. Parang gusto ko na kasing patulan yung alak ni Dodong, eh. Isipin mo, kung magtatrabaho sa Dubai, eh di hindi lang ikaw yung malaking kita. Mas makakaipon pa tayo.